But ye know the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. My foot hath held these steps, his way have I kept and not declined. Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary. But he is in one mind, and who can turn him? And what is his soul desireth, even that he doeth? For he performeth the thing that is appointed for me, and many such things are with him. Therefore I am troubled at his presence, when I consider I am afraid of him. For God maketh my heart soft, and the Almighty troubleth me. Sabay? Because I was not cut off from darkness, neither hath he covered the darkness from my face. Pray, Lord, na salamat sa iyong salita. We pray na may pagpapala muli ang pag-aaral niyong salita, Panginoon, sa pagkatuloy namin sa Book of Job, Panginoon. We pray na po magpala again. Pagbuksan niyo po kami pang-unawa sa mga mababasa at mga pag-aaralan namin. Kayo pong manguna lagi, Panginoon. Makita namin ang inyong kalooban at ang inyong karunungan, katotohanan. Para isang gito, Panginoon, na yes, mahirap maintindihan, mahirap makuha, maintindihan, makita, at talaga ma-master, Panginoon, but ito po ay pwede. Naharapan ito, Lord, at ito po ay na-expect niyo sa amin. So, ito po ay possible. Matatulungan niyo po ang bawat isa. Inaw po, Lord, kayo magpala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga po na po. Good afternoon sa lahat. Good afternoon. Yan pala yung puti. Ano ba yung puti na yan? Gamot yan. Gamot. Meron siyang mouth, sir. Okay, kala ko ano lang, pulbo. So, balikan natin. Last time pala, hindi natin nabalikan ito. No? So, sinong, lahat naman napanood po yung ating short clip, no? Mina. So, ano po yung nakita nyo doon? Paano yung anong gold? Paano? Umpisa? Ginagawa, di ba? Kung paano, saan hinahanap, saan hinuhukay. So, sino daw yung mga nagsasabi may ginto doon? Geology una, di ba? Geologist, and then, sino yung ano ng pot? Mga miners yung ano, nagmamine. Sino yung magsasabi kung saan sila, ano? Didetermine kung saan doon sila maghukay. Detector. Okay, may yung geologist yung may ano, no? Detect nila. And then, yung mga engineer. Geological engineer na siguro. Eh. So, alam na nila kung saan sila mag-drill kasi guguho yung mine. Okay? So, sana gano'n kayo. So, hindi basta-basta, di ba? Eh, yun, modern na po yun. Modern gold mining procedure, tsaka process, no? And then, title pala natin. Hindi, bago yung title natin ngayon. Alam nyo na yan, eh. So, Book of Job, ito po. Isa-isahin ko lang para ma-contextualize natin. Perfect and upright, chapter 1. Chapter 2, shall we not receive evil? So, yun yung nasubok na siya, umpisa. And then, sa Job 3, the thing that I greatly feared, for they die without wisdom. Ito na pinag-umpisa yung exchange ng mga friends niya. Come to thy grave in full age, pity should be showed before Aphram, his friend. Why dost thou pardon my transgression, that God pervert judgment? But how should a man be just before God? I will leave my complaint upon myself. The eyes of the wicked shall fail, that not the ear try words. Ito na yung mga naalala nyo ating usapan dito, napaganda. So talagang belong siya sa wisdom books. Then why hide your face? Do not bring out from an unclean thing. Okay? Then thy own mouth condemneth thee. Plead for a man with God. Clean is strong. The wicked style of playing the victim. Then the one that knows God seek God. The wicked play God. The portion of the wicked is reserved to the day of destruction. And then last time, wrong judgment leads to false accusation. So sinasummarize natin ganyan para pagkatapos natin yung series, ang ganda, no? Parang natapos mo yan, yung wisdom ng Job, di naman malahat, pero at least chapter by chapter or part ng chapter, nakukuha mo.
So, bawat exchanges nila, mayroon tayong takeout, no? So, ngayon naman, title natin, alam nyo na. Sabi dyan kanina, ito yung sikat dito. May dalawang sikat na verse dito. Yung kinote ko kanina, which is memory verse natin. Pero ito yung paibasa nyo. Ready, go. But he knoweth the way that I take. When he has tried me, I shall comfort a soul. Kanta rin yan, di ba? So, Tagalog, ang salibang pinaka-tema dito yung paghahanap sa Diyos eh. Okay? So, sabi nila, mahirap bang makilala ang Diyos? Siyempre, halos imposible nga, pero posible. Ano, mahirap yung madali, di ba? Parang kaligtasan din. Mahirap siya, imposible nga. Kaso, pag alam mo yung daan, hindi mahirap. Parang yung nasa likod ng JJX natin, di ba? May dinadaan tayo pag nasa lote natin, papaganun lang. Napakahirap. Eh, may daanan pala dito sa banda dito. Eh, kung alam natin daan doon, hindi tayo nahirapan, hindi tayo naabot ng oras. Diba? May mga ganun. Ano ba yung bagay na mahirap? Ha? Mag-aral. Mahirap talaga? Hindi, bago. Ang mahirap, yung gusto mong ma-achieve na goal. Like what? Ano ba? Laude. Hindi, anong... Pero na lang, doktor. Gusto mong magamot, for example, yung totoong doktor, ha? Ano bang nagagamot na ngayon na sakit? Alam niyo yung TB? Di ba naano natin last time yan? Yung TB, grabe yung pinatay niya ng mga napakatagal na panahon pa. Kumakalat, ang bilis kumalat, dahil na matay. Diyan nagkakamali, parang kalahati ng Europe, yun ba yun? Nasa Bible din yan eh, yung kalimutan ko na, di ba? Pinish ko dito yan, yung may tawag yung Bible dyan eh. Kalimutan ko. Ha? Yung nakalala. Da? Hindi lang plague eh, basta may tawag siya. Ha? Hindi. Nakalimutan ko. Basta may common name siya sa Bible and then yung pala TB yun. Diba? Pero ngayon, gano'n nakadaling ang TB? Pag wala kang pera, ano ka lang eh. Diba? 6 months yung sakto yung basta... Ewan ko lang din kung totoo yun. Baka... Siguro, di ba? Nakagal, ha? O, no, kami rin eh. Sina Stephen yan, nagano yun. That's din yun. So, yun. So, yung sa'yo, may mahirap na goal, pero dahil may nag-aral, then pinalo up, pinondohan, research, na-stabilize yung process. Ngayon, ang dali na. Okay? Ganun din yung kaligtasan eh. Napakahirap niyan. O, kung sarili mo lang, kaya mo bang alamin? In a way, hindi talaga. No? Pero from the beginning of time kasi may nag-preach na ng gospel eh. Alam niyo ba yun? Hmm. Kaya yung kay Enoch, di ba, sabi yun, ang daming naliligtas na, tumatawag na sa pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi man nalagay yung lahat ng ganong kalinaw sa panahon natin ngayon. May naliligtas na. So again, mahirap, pero madali. May solusyon, may path, kung alam yung path, madali. Ganon din sa panahon natin ngayon. Eh, nung mahirap sa panahon natin ngayon, dahil kulto. Okay? And still, madali, di ba? Sino yung ligtas dito? Taas kamay. Nahirapan ba kayo? Medyo, nahirapan ka ba? Ito, naman nasa edad kasi, di ba? Naghanap ka na kung saan-saan, di ba? So, buti nga, nagtiwala pa rin kasi yung mga ganyan po, yung matanda na tapos daming naloko ka na. Minsan, nakita ito, nagtiwala. Amen? So, again, madali pa rin kasi salamat sa biyaya ng Panginoon. Narating tayo ng gospel. Ngayon, medyo ganun yung pag-usapan natin ngayon, okay? Kaya sabi dyan, ang title natin ngayon, I Shall Comfort as Gold. Yun lang yun. Sana ma-appreciate natin, kaya pinanood kasi yung small clip na yun. Kasi yun nga, napakahirap. Imagine nyo, yung kasi mga makinarya na yun, nakita nyo naman, may mga cards sila, tapos may bomba na, may dinamita, tapos kakakutin. Mahirap pa rin. Imagine nyo dati, paano yun? Paano yung ginagawa dati sa panahon ni na Solomon? Di ba? Kailan ba unang na-mention yung gold? Alam ko sa Genesis pa lang, di ba, yung sa ano pa nga yun eh. Yan o, Genesis 2, where there is gold. So, sabi, may gold na, alam na yung gold. Matagal na yung mining.
wala namang gold na lumalabas lang dyan eh. So yun, so imagine nyo lang gaano kahirap lalo yung proseso dati. Eh ngayon, ang lalaki ng makinarya, alam na nila eh. May know-how na sila. Kasi mayroon pang combination ng mga chemicals, di ba, para ma-refine. So yun, madali na ngayon. Yun, mahirap pa rin pag tinignan. Ulit-ulit. Lalaki ng makinarya. Okay, so ngayon, ang tinutukoy na gold dito, sino? Si Joe. Si Joe, pero pwede i-relate sa sarili natin. Kasi ang tema nga dito is yung panong siya ay hinahanap ng Diyos, hindi niya makita, bandang uli, pwede naman. Okay, so isa-isa natin. Sabi dyan, Job answered and said, even today is my complaint bitter. My stroke is heavier than my groaning. So again, ang context niya, mayroon siyang sakit. Then may mga kausap pa siyang inaasar pa siya. So syempre, hindi rin siya perfect. Nagko-complain na rin siya sa Diyos, di ba? At sa mga kaibigan niya, nakita natin yan. Yeah, sabi lang niya dito, siguro parang may in-expect siya. Siyempre, sana naman na maginhawaan naman ako after all this, ano, mga niya pinagdaanan. My stroke is heavier than my groaning. Ibig sabihin lang, parang doon nga yung kapigatian niya, napakabigat para sa kanya. Oh, that I knew where I might find him. Yeah, diyan nag-umpisa po yung ating ano ngayon. No? So, parang sinasabi niya, naalala niyo ba si David naman nung naglong siya doon sa tubig? Naalala niyo ba yun? Yung tubig. Gusto niya lang uminom ng tubig. Sino dito ang gusto pag-uhaw na hoka, di ba? Buti lang dito, isang ganyan mo lang. Ah, ganyan, sarap. May pag-summer, diyan ka sa labas, di ba? Si mamaya niya doon. Nagbabike siya dito, talagang gusto niya ng ano kasi ang init. Gusto all-winning tayo, ganyan, di ba? So ngayon, ang tinutukoy naman dito, gustong-gusto. Eh, di, bulag tayo kay David, di ba? Si David po, eh, hari nga yan. Medyo nagsabi lang siya, parang naalala ko lang. Kasi, oh, that I might. Di ba, sabi? Hindi na sinabi niya, eh. Naalala niya, siya nagtatago, di ba? Sa kanyang kalaban. Si Saul, hindi ko nagkakamali. Hindi, Philistines, yan. So, nasakop yung part ng kanilang kanyang hometown. Gusto lang daw niyang makainom ng tubig. Inom ulit ako. Ano nangyari nun? So, dahil alam ng mga alagad niya, gustong-gusto niya talaga, mabanda ko na nagsisi siya, di ba? So, ginawa ng mighty man niya yung tatlo na kilala niyo ba yun? Kilalanin niyo nga yun? Hindi sila yung bad eh. Yung isa lang doon yung pangalan, yung dalawa. Yung isa wala, yung isa is dalawa yung pangalan. But anyway, yung tatlong pinaka-mighty man niya, biruin mo. Kumuha ng tubig doon. Eh, doon yung kalaban nila. So, yung sabihin, nagano sila. Para silang espionage. Para silang... Kasi nung inumin niya na, ayaw niya nang inumin kasi mambira. Kinuha niya itong, baka mapatay kayo ito. Ba't niyo? Kaya tinapon niya na lang. Okay, so, ang gandang kwento yon. Pero naalala ko lang, kasi ito naman, sa paghahanap or pagkakilala sa Diyos. Kasi gusto niya, baga, Lord, ano ba nangyari sa ating dito? Bakit ba ako pinapahirapan? Gusto niyang maintindihan. May mga time ba na ganyan kayo? Gusto niyang maintindihan? May mga bagay-bagay. Yung mga bata siguro masyado. Pero ako, nabanggit ko sa inyo last time, di ba? Yung ako, isa sa mga ginagin ng Diyos sa akin. Kasi matagal lang akong parang si Rain tsaka si Stephen. Napag-isip din ako eh. Kasi may dumating sa buhay namin, nagka-problema kami sa family, naalala niyo yun? Yung binangga kami, tapos kami pinag-ano, tapos si daddy pa yung nakakulong. So nagtanong ako talaga no, sa sarili ko kung saan nag-pray din ako, pero syempre wala pa tayong pagkakilala sa Panginoon na gano'n, no? So, ano nangyari? Hala ko, pag ikaw yung maayos, nagtataba ko yung maayos, tapos mangyayari po, parang gano'n eh. Yun yung tanong na gusto kong masagot. At hindi agad dumating, pero yun nga, at least nag-umpisa akong mag-isip ng gano'n. Hindi yung katulad ng iba. Alam, kunwari, mayaman ka. Lahat, nakukuha mo. Palagay mo, mag-iisip ka ng gano'n, katulad ni Job ngayon. Yung hindi. Masalamat na lang, mga bata dito, na-umpisa kayo, na-akay agad kayo eh. Yung pagkakaiba niyo sa amin. Kami, hindi kami gano'n. Dati kang Catholic, wala kang alam sa ba, wala kang, hindi mo alam ba, ano yun? Yung Baptist, na nag-aasaran lang yan.
Di ba? Catholic, para lang kayong ano eh. Yung mga, binobola lang kayo, may mga ano, ritual sila, di ba? Parang ganun yan eh. Yung naglalakad pa yung ano, ting, 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 sakwis. Hilig nila sa ganyan eh, no? May insenso pa rin daw sila, may pari, saan kaya yun? So yung mga tao doon, misa din na nagtatanong, nasanay na. So, salamat din sa mga problema na na-open yung ating isipan, hindi pa totally, pero at least naghahanap kaya sabi dito, oh, that I knew where I might find Him. Gusto kong makilala ang Panginoon. Pero actually, nakipag-community kasi sa Diyos dito eh. Godly nga siya eh. So obviously, mayroong sinasabi dito sa atin na pinaprump tayo na hanapin pa natin lalo ang Panginoon. Amen? Lalo na pag sanggit ng mga pagkakataon na talagang ano kayo, pulsado ka, agitated ka, stress ka. Kasi sakit sa ulo no. Para si Bud, sakit sa ulo. Dahil mo gusto maintindihan, tama yan. Pero hindi laging mabilis ang sagot. Do pwede nga rin kung nasa magandang ano ka, nasa Diyos, magkapagtanong ka. Pero minsan, kahit nung panahon na internet, ano na, hindi ko pwede mag-search lang. Di ba? Sa search mo, yung makikita mo, meron din, may tinatakil, pero may halong totoo, may halong hindi. So, sana na lilito na kayo, naguluhan na ba kayo? Yan. So, ganun din yung paghahanap ng ginto ngayon. Nalalo kayo, kunwari ngayon, naghahanap kayo ng ginto. Kasi di mo alam yung proseso nandun. Gusto mo lang ginto, ay nutusan ka. Kailangan mo ka na tayong ginto. Alam yung mga hari dati, ganun. So, magmina kayo dyan. Ang dahil mamatay pag ganun. Pag hindi na plano. Diba? Yan, sa mga probinsya, dahil nabalitaan dito eh. Tsaka magkano sweldo ng mga yun. Kasi sabi nila, yung ilang gramo lang daw. Ang dami lang hakotin na oars. Iisa-isa, dudurugin. Ang makukuha mo lang, kakapiranggot. Yung magkakano lang yun ngayon. So, ibig sabihin, lalong maliit yung sweldo naman. So, kawawa, no? But anyway, mahirap, okay? Mahirap makapag-produce ng ginto. Mahirap lalo makilala ang Diyos, ha? Sa mas malapit sa Kanya. Kaya sabi rin ni Paul, di ba? That I might know Him and the power of His resurrection. So, kaya niya ginagawa yung paglilingkod at talaga nire-release niya yung buhay niya. Kasi habang ginagawa niya pala yun, alam niyo mga nangyari kay Paul, lalo niya nakikilala ang Panginoon. Kaya nasulat niya nga yung ano eh, napakailan ba yun? 14 ba o 80? Basta dami. So yun na, kaya dito, I would order my cause before Him. Yun na, kung pang nakita daw niya ang Diyos, nako, Lord, ito na. Ito na yung listahan ng aking tanong sa iyo. Yan. Fill my mouth with arguments. Kasi nga, naranasan niya parang hindi compatible, hindi match sa kanyang righteousness. Kasi I would know, pag sinabi sa Bible, I would, gusto ko. Okay, I want. I would know the words which He would answer me. Gustong, ano kaya sasagot sa akin ng Diyos? Pag nakita ko siya, tinanong ko siya, ano kaya? And understand what He would say unto me. Pag sinagot naman ako, gusto ko maintindihan. Parang, yung nagagawa sa sana, kaya kayo dito, isa mga dahilan, talagang gusto yung matuto, amen? At tansya-tansya ko lang po, pag tagpatuloy-tuloy kayo, karamihan dito at least. Iba kayo, hindi kayo kapareho ng kapitbahay niyo na walang ginawa kundi pang sarili lang. Amen? Amen. Huwag niyo sasayangin yun. will He plead against me with His great power? At Tagalog, siya ba yung makikiusap sa akin o yung napakalakas siya tapos, ano gusto mo? Una si Ezzy. Lord, pakita mo sa akin na sino yung perfect na mga pangasawa ko, Lord. Ngayon na, pangalanan mo, so kailan kami magkakilala. Sa palagay mo, sasagutin ka ng Diyos? Sana, di ba? Paano po yayaman at madali? Ganun. Kasi nakita mo na yung kapitbahay mo. May nakilala lang, nakikis yung supplier ng murang ganyan, nag-usap sila. O, sige, yumaman. Saan ba makakilala? Pwede yun eh. Kung sasagutin niya. Eh sabi niya, alam na rin ni Paul tuloy ni Job, hindi. Hindi siya sasagot sa'yo dahil gusto mo lang. Okay? But he would put yun ang maganda dito. Amen? Kaya, again, ganito. So, ang hirap minsan maintindihan ng mga bagay-bagay at hindi agad. Ay, yung mga ito, mga ampers, mga ilang, kailan kayo nagsimula dito?
April lang tayo ng swimming. So mga gano'n, no? Alas wala akong isang buwan, dalawang buwan pa lang kayo, no? Tiyo, maganda pag nahihirapan kayo. Buti nag-memory verse na, di ba? Hirap pa sila. Pero still, dyan lang nag-umpisa yan. Yes. Ayan, sige. Yung mga ano, dito lang nag-umpisa yan. Ang sabi dito, yes, minsan, mahirap. Katulad nung siguro pag-produce ng gold na naman, no? Balik tayo doon. So, pero still, naman nakita nyo, kahit nung hinukay pa lang, may mga maliliit na gold na eh. So, pero kailangan mo extract pa. Kasi may halong kung ano-ano yon. Hindi yun magagamit sa intended purpose na gusto mo talaga. Kasi yung nabanggit nga kanina din, malleable yung silver tulad yung gold eh. So, kahit ano, hindi kinakalawang. So, kung hindi mo aalisin yung dapat mong alisin, hindi mo magamit sa ganong purpose niya, no? Kaya ang gusto sabihin doon, yes, bisa mahirap yung makakuha ka ng ganong kalaking gold, pero still, kahit wala ka pa doon, may mga maliliit ka na nakukuha, at least nautuwa ka na, kaya to, kasi nakukuha ka ng maliliit eh. At yung may mga lugar pa nga po na sinasahod lang nila yung ano, diba, gold. Pero maliliit din, matagal din yun, okay? Kaya sabi dito, yes, hindi ako sasagutin ng Diyos, dahil siya yung malakas, hindi ako pwedeng makiusap at hindi ko rin ako pwede lalo mag-demand. But still, He would put strength in me. Mayroong consolation prize ba? Ibig sabihin, kahit hindi ka ganung natalino ko na sa isa, dalawang taon ng pakikinig, pag-aaral, meron ka at its lakas kumpara sa iba na wala. Amen? Ayun po yung sinasabi dito. So tuloy lang natin ha. There the righteous might dispute with him, so should I be delivered forever from my judge. Ulit. There the righteous might dispute with him, so should I be delivered forever from my judge. Behold, I go forward, but he is not there. Mamaya na yan. Okay, so parang sinasabi natin sa 7, ganun lang, parang follow up ulit sa 6. Lahat tayo ay, lahat ng tao, parang gusto makuha yung ano yung gusto natin makuha at maintindihan sa kanya. Pero, ganun din naman, sa ganun paraan, ako ay mali-deliver, ibig sabihin, maliligtas sa aking judge. Ibig sabihin lang, parang naintindihan niya na hindi niya kailangan makuha agad yung kailangan niya makuha kasi nga yung iba, karamihan din naman tao yun naman ang gusto eh, parang ganun. Guess niyo ba yun? Okay, so yun na yun. So ito na yung another group of passages na nasabihin lang niya na gusto niya nang makita ang Diyos, okay? Behold, I go forward, but it's not there. So akala mo, pag step forward mo, kahit dito sa church, pag sina-challenge ka, mag-attend ka lagi, hindi gumawa, ginawa mo. Uy, salamat. Ba't parang wala doon yung gusto kong makita? Diba? Ah, baka naman sa likod. O sabi, likod daw, wala rin. On the left hand, where he doth work, may dinagdag yung he doth work. Kasi may nakikita ka doon gawa, no? Example, yan, sa church nga, or soul winning, sama ako dyan. Mga matindi yan, ha? Wala pa rin. Hindi ko pa rin makita. He hideth himself on the right hand and I cannot see him. So, hanap siya ng hanap, hindi niya makita. Basically, sinasabi natin kanina. Ito yung maganda, no? Sabi niya, but he knoweth the way that I take. Yan. So, ikaw man, hindi mo alam exactly kung saan mo mapipinpoint ang Diyos. O kaya, di ba? Gusto ko ng knowledge ngayon. Gusto ko yumaman. Ano kaya ako? Wala. Ulitin ko lang. Eh, di ba yun? So, obviously, malito ha. Nagpapatawa lang ako. Okay. Huwag niyo gagawin yun. Dahil di rin kayo, I'm sure, hindi kayo makachamba ng ganun. So, pero ito yung maganda. Pag binabasa mo talaga araw-araw, yun. Okay, so again, di agad-agad. Di makikita yung gusto mo makita. Kahit hanggang dalawang buwan, isang taon. Pero sino na alam siya, alam niya. Kasi when magtitiwala siya sa karakter ng Diyos, na ako man, hindi ko makita agad, alam ko na alam niya kung saan ako pupunta. Amen? And dahil alam niya, sa palagay niyo, anong gagawin niyo nun? Kung na, ito na lang yung anak ko. Kunwari, yan, nakita ko si Shana. Iikot-iikot dyan, naghahanap ng pagkain. Parang hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero alam niya, alam ko. Pag napansin ko na, oy, ano ba to? Gutom na ba to? Hindi, tuturo ko lang dyan. Sa kanya kung sinong makakatulong sa kanya.
Ayun, nandumad na muli. Ay, may pagkain. Nagulat na lang siya. Nag-gets niyo ba? Hindi mo man alam, may ibang nakakaalam. Yun yung pagtitiwala sa karakter ng Diyos. Lalo kayo siguro sa edad nyo, tapos ganito yung kabigat yung napakinggan nyo, siguro lalo kayong nalilito, wag naman. Kaya nga hindi naman natin tinatapos na nang wala kayong clue. So, marami ka bang di alam at mahirap, parang tinitingnan mo pala, sabi nga sa inyo, nung panahon na siguro mga dalawa, tatlong taong pala ako nagtatrabaho, kasi meron akong bagadang ano eh, natas din ang pangarap sa buhay. Kasi binibilang ko, ganito lang pala sweldo ng mga ano. Ayun, siguro hindi tayo. Eh, napadaan kami sa UP. Sa UP, yung mga gandang bahay doon. Yung... Ay, tansya-tansya ko. Ba? Teacher's Village. Teacher's Village. Feeling ko hindi ako magkakaroon ng bahay kasi ganitong sweldo ko. Wala nga natitira madalas eh. Pa? Diba? Kulang na, wala pa ako. Tapos bibili ka, magkano nga pala yun? Mga pinag-uusapan ng mga ganyang million niya. Ito, 5 million, 20 million, ganun mga usapan kasi mother ko nagbebenta. Tapos sabi ko, imposible, di ba? Kala mo lang yung minsan, di ba? So, pag andun yung, ba't ba kang punta dun? So, yan. So, hindi natin alam, pero may nakakaalam. So, punta ka lang dun sa daang tama at yung magagabay na sa'yo, ilalagay ko na sa'ng dapat. So, again, ha, material lang, depende ang gusto ng Diyos kung magkaroon kanya. Kasi, again, pag-uusapan na naman yung mga lote nung sa conference nga, sina Pastor Alvin nakabili ng ano, lote para sa parang benefit ni Ma'am Shirley. Pinagbenta ng sasakyan niya. Kaya ang problema naman nila ngayon, pambihira, paano ta? Ang pakamahal yun, ang laki nga, maganda daw. Kaso, yung pampatayo doon, paano? Eh sabi ko, ano ba yung inuupahan yung umuupa lang sila ng napakamura, parang 3-5 lang. Sabi ko, yan na yun. Kasi pinapaupa ka ng 3-5, malaki. Hindi, parang ganito yung kalaki din. Ganito lang din kalaki. Eh di, parang mas gusto ko na dyan ako forever. Parang ka na rin may-ari nun eh. Sabi ko, diba minsan, di mo kailangan mag-ari. Minsan, di mo nga alam yung gusto mo eh. Minsan, pag may ginusto ka, may stress ka, kasi di mo pala kailangan. Amen? Sa mga bata, ano yung ganun? Di ba naman yung gusto mo? Gusto mo makatapos. Totoo yung mga makatapos ka, medyo mas madali. Pero in a way, hindi rin. May hindi nakatapos pag pinagpala ng Diyos. Nakakuha ng business, nakakuha ng niche, ang tawag namin yun, niche, yun ang may niche bad. Pwede yun sa career, pwede sa, tingnan natin, ano ako to, opportunity or parang perfect ano eh. Ay, mali. Yan ang ano ngayong term eh. The recess, hindi yan. Something yun, yeah. Best fitted, yan. Parang calling mo, yan ang calling mo. Diba, kahit di ka nakapag-aral, eh paano kung may nakilala kang nag, kunwari, eh, bad ka sa sales. Oh. Maayos yung terms, marunong naman, wala. Diba, may allowance pa ba? Si mother ko, ganyan lang nag-umpisa, eh, benta-benta. Yo, bandang huli, nakita niya yung niche niya doon. Magaling pala ako dito. So, di okay. Nabalik tayo dito, no? When he tried me, okay, hindi agad-agad, ha? Nakita niya, hindi agad pagpapala. Kasi kung pinutol mo yan, but he knoweth the way that I take. Alam ng Diyos, na pupunta. Siguradong pagpapala, yan, sabi dyan, I shall comfort us. Hindi, huwag mo kalimutan yung when he had tried me. Okay, pag sinabing try, ano yung try? Yun na pinanood nyo kanina, sinusubok nila, basta sinusubok, ginigibag, dinudurog, lalagay sa chemical, haluhaluin, papainitan, aalisin yung ano, papainitan ka ulit. Sa buhay natin, ganun eh. Kaya minsan minsan naiintindihan natin pag nahihirapan minsan sa ministry, pero hindi nga eh. Magtuloy-tuloy ka lang. Ang hirap bang umupo dyan mag-aral? Di ba nahihirapan yung papaliwanag?
Kasi invite pa kayo, tapos akayin pa kayo, tapos matid ka na ulit. Para lang matuluan ulit kita kung paano ko palain. Mira, lahat na pabul sa inyo sa totoo lang eh. Hindi ko sinabi napakabait ko kasi ginawa rin sa akin yun. At naintindihan ko yun ang kailangan ng tao. Amen. Kaya ngayon, tuloy lang ako, amen? At ganun din nawa kayo. So yun, mahirap po yan. Sinusubo ka. May disappointment, na-overcome mo. Tapos yun, hindi tayo na mawala ng problema dito. Pero yung mga problema-problema sa mga tao-tao, minsan ano lang yan eh. Magsubok din para matuto rin tayo. Though yung iba rin, parang sabi naman, parang di humihinto yung problema ko, pastor. Tingnan mo rin bakit. Amen? Kasi yung sa Israel, ganun sila eh. Nagkaroon sila ng kapayapaan pag sumusunod sila ng gusto sa Diyos. Yun, yun. Kahit sa atin, ganun po tayo. Huwag tayo magtataka bakit pare-pare problema. Baka parte ka ng problema. Hindi ka sumusunod, inawanin ka na, sumisigaw na sa'yo, huwag yan! Ayaw mo pa. So yun po yan, pwede natin kumpara. Dapat natin kumpara sa atin to. Ang Diyos ang sumusubok sa'yo. Bakit mahirap? Ba'y sakit? Gagaling din yan. Kung hindi, di hindi. Eh kung si Paul nga, hindi siya pinagaling eh. Napaka-righteous niya. Ito si Job. Later natin makikita. After how many chapters, makaka-recover. Pero tagal. Amen? So yan, alam niyang tinatahak natin. Therefore, gagabayan niya tayo kung anak tayo niya. Pero hayaan muna siyang subukan tayo sa mga problema. Pero later, ikaw daw ay parang yung ating ching. Meron na silang gold. Galing. Nanggaling lang sa napakaraming bato na hinukay kung saan. So, sino, ano yung picture ng taong gold? Hindi lang basta-basta, pero isa yan po, no? Kaya nga, nung doon ako sa conference, gusto kong makilala alas lahat ng tao, lalo yung mga bata. Kasi alam mo, yun ang kailangan natin talaga eh. So, pray nyo. Hindi ako masyadong friendly person, pero ano, iba-iba yung mga pasto din pag na-meet mo rin eh. Hindi mo basta-basta parang ordinaryo tao lang yun. Hindi siya nagtataas ng ewan. Pero, lalo mga Baptist, hindi yan ako kung saan-saan. Amen? Kaya yun, picture nyo na yung isang babae pasto, pwede ba maging gold? Gusto mo platinum pa eh. Alam, gusto mo mas matindi. Sabi natin, ano yung gold? Kunwari, isang nanay, ha? Kanina, di ba? Nanay tang tahanan. Nakapagpatapos ka ng, may isang kang pasto, may isang abogado, may isang teacher, may isang politika. Politika, isang show business. Walang bakla, okay? So, napaka-successful mo nun. Amen? Tapos, again, yung nabagat ko kanina, no, yung anak-anak mo, nasa either deathbed or what, talaga ino-honor ka, di ba? Totoo, ha? Hindi bulahan. Amen. Nanay, salamat sa mga pasakay, di ba? Gold, amen? Amen. Ganda i-celebrate nung sa church, kaso minsan, alam mo na, kung totoo, hindi tayo may pekiin dyan, hindi tayo showbiz dito. Eh. Pero huwag nyo na hintayin na ganun din pa kayo. Ang Panginoon na nakakalam yan. Eh. So, tuloy natin, my foot, hot he held. This is what sinasabi ko kanina, eh. Alam niya na nga yung tatahakin mo. Parang sinasabi niya dito ngayon, mismo yung, my foot hath held his steps, his way have I kept and not declined. Tapos ito yung maganda rin, no? So sa paglakad mo ngayon sa Panginoon, sa buhay mo, ano yung dapat mong ilakad? So obviously, meron tayong will, okay? Kung gamitin mo ang Calvinist, mali sila doon. Alam nyo na yun. Meron na tayo yung ano doon, seminar. So ginagabayan ka pa rin, pero hindi yung siya totally, parang robot, Lord, saan ako ngayon? Ano sasabihin ko, Lord? Ano, robot? Calvinist, ganun eh. Daw. Nanilito lang sila doon. But anyway, so ginagabayan ka lang, pero pwede mong piliin na hindi susundin. Amen? Parang ngayon. Sabi sa'yo, Panginoon, oh, mag-church ka. Mag-church daw ako. Ano kaya gagawin ko? May mili ka pa rin, di ba? Pero kung naging habit mo na yan, eh, hindi ka nang tatanong. Amen? His way have I kept. Okay, so yung sabi, namimili rin siya. Ngayon, pinili niya na gawin exactly kung ano sinasabi sa kanya and not declined.
So, pero dito sa next verse, meron siyang parang ilaw eh, parang paano kaya niya nagawa yun? So, sumusunod lagi sa Diyos. Wala lang, pinanganak siyang gano'n. Ay, gano'n ba yun? Mga Calvinist talaga yun. Hindi. Sabi niya kasi, neither have I gone back from the commandment of sin. Alam niya pala yung salita ng Diyos. Hindi pag sinabi ng Diyos na mag-church, magbasa, mag-aral, huwag magsinungaling, ginagawa niya. Neither, I have esteemed the words of his mouth. Ito po yung, wala yung matinutukoy doon. Ito kasi yung purong-purong salita ng Diyos. Ngayon, yung knowledge of God, kalat po yan. Eh. O, salamat din sa Diyos. No? Pero ito yung pinaka napagandang revelation na word by word. Kaya ginagawa natin, kinakabisado natin, i-recite natin. The more na gawin natin yun, di ba? Lalo kang, parang basically siya na yung nagsasalita sa pamagitan mo. Lalagay sa utak mo yun, tapos hanggang maging totoo sa buhay mo. At yung maganda dito, I have esteemed the word of his mouth more than may necessary food. Grabe, ibang level yung pag-ibig niya sa salita ng Diyos. Mas gusto niyang magbasa ng Bible kaysa kumain. O siyempre, kailangan din natin kumain. Hindi, ganun din. Kailangan mo yung basa. Mahal mo. Alam mo, yun ang kailangan mo at kailangan mo yun. Makakabuti sa iyo. Amen? Katulad ng pagkain na makakabuti sa katawan mo. Yun. Kaya pala, nagagawa niya yung kalooban ng Diyos. Okay, may clue na tayo kung paano sa tayo magiging gold. He is in one mind, and who can term him, and what his soul desireth, even that he do it. Sa Tagalog, simple ko lang sa inyo, gusto kong itong gawin ng Diyos, pero hindi niya gagawin yung kasi yung isip niya, gagawin niya kung anong gusto niya, di ba, basically. Kunwari, yung sinabi rin po ni Moses yan, yan ang reality. So, again, kung may gusto ka sa Diyos, gusto niyang gawin niya, eh, pwede mong mag-ask, pero never mong magde-demand, no? Huwag kang magde-demand sa Diyos na, Lord, pag hindi mo ako pinagpala ng 5 taon, alis na ako dyan, no? Yung palang mali na, yun yung mindset na hindi pagpapalain ng Diyos, kasi ang tingin mo sa Diyos, utosan. Pwede mo siyang, ano tawag dito, blackmail or something. Pag ako, pag may umalis dito na hindi nagsasabi, parang minsan yung nasa isip ko, ano gustong gawin ito? Ina-blackmail mo ba kami? Parang pag finalo ako, biglang atin. Parang hindi ako nagustuhan. Parang ano eh. Ang gagawin mo? Okay, tuloy tayo dito. So, ang Diyos, hindi niya gagawin yung gusto mo lang. May utak siya. Walang makakapagbago nun. Gagawin niya yung gusto niya. Okay? Tuloy lang natin. Sabi, for he performed the thing appointed for me, and many such things are with him. So, ibig sabihin, ni-recognize ni Job na yes, kaya niya ginawa sa akin to, gusto niyang gawin nyo. Kaya nangyari. Amen? At di lang yun, pati maraming bagay pa. Yun ang maganda kay Job eh. Hindi siya nakatingin lang sa sarili niya. Kaya ako pinahirapan ng Diyos, ako lang to. Magaling siya, tinitingnan niya, ay, nangyari din niya kay ano eh. Diba? Medyo pagkakaiba lang yung patanasan. Pero nangyari sa kanya yun dati, mahirap din sa naranasan niya yan. So, ganun tayo. Hindi yung tipong sinisingle out ang sarili natin pag tayo'y nahirapan at pag tayo pinagpala naman, oy, ako'y talagang pinagpala ng Diyos. Gusto mo, maging sentro ka din. Ito nyo, hindi mo kailangan, pagpala ng Diyos, nakakalat yan, salamat. Hindi tayo kailangan lumaki utak o ulo, no? Gusto na natin to, sabi dyan, therefore I am troubled in His presence. Ito na. So, dahil lang Diyos pala, walang makapagbago ng isip niya, basta-basta, actually meron, pag nag-pray ka talaga sa Diyos, at kaloobin rin niya naman, pwede po yun. Pero hindi again basta-basta, kaya nga hinihingi natin yan eh, no? So, ngayon, dahil alam niya na, ni Job, at inamin niya, at na-realize niya na ang Diyos gagawin niya, ano gusto niya gawin. At sa case ni Job, alam niyo na, di ba, pinaparusahan siya. Kaya ngayon, sabi niya dito, therefore I'm troubled in His presence. So, natatakot siya sa Diyos, hindi siya yung tipong nag-approach sa Diyos ng wala lang. Mag-pray ako, Lord, ha? Magpalain mo ako. Kaya, may nasa church, tapos wala, hindi nakikinig. Iba, nakikinig yung, ikaw, hindi, patulog-tulog. Sinasabihan ka na ng malinaw, salita ng Diyos. Wala kang pakialam, hindi ganun dapat. Kasi nga, may takot ka sa Diyos, eh. Alam mo,
na pwede niyang gawin, ang gusto niyang gawin sa iyo, katulad, including ha, na again, si Job ay righteous, siya pa yung pinatusahan. So, kung pwede niya at ginagawa niya na parusahan yung righteous, hindi pala parusahan, sinusubok. Okay? Kung pwede niyang gawa ng masama, yung righteous dahil subok, ay lalo yung wicked. So, dapat lalo ka matakot. At si Job yan, natatakot, pwede niyang gawin talaga eh. Tirisan niya ako para mag-example ako. Pwede niyang gawin yun. Kaya doon lang yung takot ng Diyos. Amen? Intindihan niyo pa yung pwede niyang gawin sa'yo po namin. Nabalita nga dyan, nasagasaan, labas yung ulo. Ano yung chance na ikaw naman later yon? Nangyari nga sa iba eh. Huwag naman sana, okay? Huwag na sana mangyari sa atin. Pero posible nga kasi walang pinagkaiba sa kanila. Nagabiyahe rin sila, nagabiyahe rin tayo. Tumatawid sila ng kasara, tumatawid din tayo. Ano yung chance? Maingat po ako eh. Eh kung lasing yung ano, madalas naman ganun. Di ba? Ay hindi po, walang lasing sa umaga. Meron din. Kung di naman lasing po yan. Oh. Hindi mo masabi yan. Eh dito lang po ako sa mga mabagal lang po yung ano eh. Ay kung may nawala ng ano dyan, ng control. Okay? Kaya andun yung takot niya sa Diyos. At tayo din dapat. Amen? Yung parang pinaka-subtitle dapat ito is yung yun nga, I will comfort as gold. Kung may takot ka sa kanya. Kasi kung wala po, wala. Walang mangyayari. Yung mga mayabang, alam nyo na yan, di ba? Binanggit natin. Hindi ka maliligtas kung mayabang ka nga eh. Eh, paano ka pang pagpapalain? Paano ka pang magiging gold? So, never. Pusin natin to. For God, make it my heart soft. Ito na. Gusto mong pagpalain ka? Anong klaseng tao yung pinagpapala ng Diyos talaga? Yung mayabang? Ano yung heart soft? Diba? Pag sinabi natin, malambot yung puso nitong taong to, di ba? Hindi ibig sabihin yung madaling bulahin, pero minsan ganun yun, nagkakahalo eh. Ikaw yung madaling lapitan, tapos talagang hindi mo agad di-dismiss, di ba? Ano ba nangyari? Ganyan, kahit alam mo, minsan, sayang oras na naman to, di mo. Pero hindi, pag malambot ang puso mo daw, hindi lang sa nang nanghihiramin or nang ano ah. Ibig sabihin, malambot ang puso mo sa Diyos. Yun nga, may takot ka. May tamang takot ka sa Diyos. Amen. And the Almighty troubled me. Ibig sabihin, yung parang tinatakot nga siya or natatakot siya. Gumagawa ang Diyos ng paraan para yung manatili na malambot ang puso niya, hindi mayabang. Amen? Amen? Amen. But I was not, ito yung mahirap intindihin eh, kaya katagal tayo dito. Masahin natin. Kaya ma'am, gusto, ready, go. Because I was not cut off before the darkness, neither have he covered the darkness from my face. Hindi nyo ba? Sa Tagalog, hindi niya cut off. Pag sinabi cut off, pwedeng alisin or patayin. Hindi siya inalis or pinatay bago yung dilim. Hindi rin hindi niya na ako either tinakpan or pinalibutan ng dilim. So ano ba talaga? So nasa dilim ba siya o hindi? Yun nga yung confusion dito. Kasi yung darkness na word po, dalawang beses ginamit pero sa magkaibang definition po siya. Okay? Nakasunod po ba? May mga ganyan pong instances sa Bible na sinasadya niya po yan. I believe ang dahilan dyan, kasi kanina ko pa po na ano, nire-review, talagang yun ang sagot eh. Ewan ko, naalala niyo po yung ating talakayan sa the eye of the ano yun, the eye is the light of the body. So, tingnan natin. Para makuha niyo po yung prinsipyo nito kasi nagbabasa kayo ng Bible, di ba? The light of the body is the eye. Matthew yan. Mayroon sa eye, mayroon sa look, no? Pwede tayo sa look na lang. Hindi ko mas kabisado yung Matthew. But anyway, the light of the body is the eye. Therefore, when the eye is single, the whole body is also full of light. But when thine eye is evil, the body also is full of darkness.
Take heed therefore that that light which is in thee be not darkness. Okay, yung light dyan, ito yung ginamit naman na teka, masyado sa macho talaga eh. So, pareho lang din yan eh. The light of the body is the eye, therefore, if thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Yan. So, yung light daw nung body, yung eye, ibig sabihin, nag-iilaw ba yung eye? Ganun ba yun? And then, pag nagkagano na nga, yung buong katawan mo, nagkaroon ng light. Sandali lang. Kala ko ba yung light is yung eye? Tapos, sabi ngayon dito, yung buong body mo na, yung magiging full of light. Ibig sabihin, full of eyes. Ganun ba yun? So, sinasabi ko dito na minsan sa Bible, lalo sa King James, sinasadya niya pong gamitin yung isang salita, minsan sa kahit isang verse lang, parang nakakalito kasi ang ibig sabihin ng isang word, dalawa. More than one. Kasi definitely hindi pwedeng isa yan eh. Okay? Kasi magkakalituhan. So obviously, pag tinignan mo dito, yung light kanina, na unang paggamit, ito lang tayo sa 22. Yung light ito, ito yung ito yung pinanggagalingan nung, kasi yung eye parang application po kasi ito, kung ano yung pumapasok sa'yo, ganun ka maiging, di ba? Ganun yung application dyan, kahit sa anong preaching. So, kung pumapasok sa'yo, puro kasi nung alingan, kamunduan, or something, ganun yung maiging buong katawan mo, gusto ng katawan mo, puro kalokohan, gusto pleasure, sin, ganyan yan eh. So, pero kung pumapasok daw sa bata mo is maganda, okay? Maliwalas, wholesome, ganun din yung katawan mo, okay? So, kaya ngayon, nakasunod pa ba kayo? So, obviously, yung light dito of the body is the eye, iba yung sinasabing light naman dito. Yung light nito, ito yung maiging parang effect na nung pagpasok nung isang light sa katawan mo. Okay? So, I'm sure medyo mahirap ito din yun. Pero, minsan, sinabi ko lang yung para hindi po lahat ng bagay na pinag-aaralan dito, mag-aaralan natin ngayon. Okay? Obviously, meron sa personal study nyo. Kung di nyo nakuha yun exactly 100%, maalala nyo pag talagang nag-aaral kayo personal. Okay, so ganun din dito ngayon. Because I was not cut off before, hindi siya inalay, so pinatay nung bago magkaroon ng darkness. Kuna, ito yung darkness, papunta na. So, define ko na lang, ako na, kamatayan na lang yun. Pwede naman sabihin ganun eh. So, lahat tayo darating sa kamatayan, sinabi din ni Jesus yan, kinumpara yung day sa ating buhay, pag kinumpara yung night sa kamatayan. Sabi dito, hindi siya pinatay before darkness. Sabihin, meron siyang sabi niya dito, kasi sa experience ni Job, ano ba nangyayari sa kanya dito? Yung na-experience niya, parang ano eh, kakaiba ba? Hindi siya yung tipong natatanasan ng ordinaryong tao. Kumbaga special case siya, di ba? Okay yan, nag-start kayo lang ano. So pag itong muna, itong first part, nakarating ba yung darkness sa kanya bago siya mamatay? Hindi. Kaya sa second part, nakobera na siya. So obviously, iba yung darkness dito sa umpisa, iba yung darkness sa pangalawang usage. So anyway, so ang nakita ko lang dito, inya, hindi siya pinatay ng Diyos bago sa time ng hindi siya pinatay before yung masakop siya, kasi ilang taon na ba si Job nito, hindi naman sinabi, pero definitely mahaba pa yung buhay niya eh. Kasi later siya pa yung nagkaroon ng another 10 children eh. So, ibig sabihin, parang hindi siya namatay before yung common na time ng tao namamatay. Or nakakaranas ng mga, kaya yung expected na kung ano ito, ganda na lang, yung mga matanda, kailan nyo in-expect na kayo yung magkaroon ng sakit? Medyo matanda na kayo, di ba? Pero siya parang premature eh, di ba? Yan nangyari kay Job. So parang nauna yung problema niya bago yung in-expect dapat na edad or panahon na kaproblema siya, lalo righteous siya. So hindi expected yun. So pero dito, neither had he covered the darkness from my face. So, ganun din naman. So, kahit hindi niya naranasan, inalis siya bago niya maranasan yon,
kinover siya ng darkness from my face. Ibig sabihin, naranasan niya rin yun. So basically, ganun. Gulo, di ba? So, okay lang kasi ngayon ang context natin eh. Ibig sabihin niya, ang hirap niya. Ang hirap malintindihan ng kalooban ng Diyos. Napakahirap. Biruin mo itong Job. Ang gano'n, 40 ano ba to? 42? 43, 42. Nasa 23 pa lang tayo. Doon pa lang natin malalaman kung ano mangyari kay Job at pinagpala siya. Nandun yung talaga makikita natin yung sinasabi natin ng gold. Magiging gold siya. Lalong sa case niya, hindi naman siya pastor, di ba? Pero ano siya? Isang tao na righteous person na sinubok ng Diyos at yung kanyang buhay ay magiging patotoo, magandang patotoo, magandang aral para sa generations to come. Talagang gintong-ginto, obviously. Ang sinabing Job yan. Hindi, before siya isubukin, magandang patotoo siya. After niya subukin, lalo mas magandang patotoo. Pero nangyari ba na mabilis yun? Ayun nga sinasabi natin. So kaya medyo kung medyo nalito kayo doon, so, parte ng proseso yun. Okay, ako, kaya ko lang nasabi to kasi minsan pag dinabasa ko yung Bible, nakikita ko lang kasi bumabalik sa akin yung mga context na nalaman ko na eh. Okay? So sa bilis ng pagkasalita ko, ewan ko, nakuha niya yun. At hindi ko nga nasabi na malinaw yung gusto kong sabihin. No, paano na yan? Hindi, hinto na tayo. Ganun talaga yung may katapusan yan. So pero, ang maganda dito, sana niya kuha niyo pinaka-context at least. Amen? Yung mga bagay na mahirap ma-accomplish, maintindihan, especially, maintindihan. Pero, pag alam mong Panginoon naman, at yung mga basics sa kanya, hindi kaya pabayaan, kung anak niya, magkasakit ka man, masubukin ka man naman niya, bandang uli, panalo ka pa rin. Amen? Positive pa rin. At hindi lang yun, hindi lang basta positive. I-ano na natin yung pinaka, gold, okay? Hindi ko alam kailan na ano yung platinum, pero basta gold. Sa panahon nila, yun ang ma-achieve mo na, di ba, makapagbuo ka ng ganito, wala na yung aking ring na isa eh. Tinitingnan ko yun, di magkano yun ngayon, nasa ano na raw yun, yung pares, nasa 50,000, di ba, sabi ko sa inyo. Kung gusto ko ulit magkaroon ng ganun kami, dalawa, kailangan ko ng 50,000. Ang late nun, di ba? Pero tinignan ko doon, medyo malaki-laki ng konti. Kasi nga, naintindihan mo na ngayon bakit napakamahal. Kasi napakahirap i-produce. Amen? Amen. Mabalik tayo sa atin. Gusto yung maging gold? Gusto yung maging job? Expect nyo na hindi madali. Pero tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang. Siguraduhin nyo rin na may nadadagdag. Again, ito yung problema sa iba eh. Yung iba, misa may sumusunod na lang sa agos, sabi nga nila. Totoo yan sa Catholic, totoo yan sa kung sino-sino dyan, kahit sa mga Baptist. Kaya tayo, ang susubukan gawin sa atin dito, tinitingnan ko yung pag nagpa-plato na sa inyo yung plato, yung di na nag-improve. Tinatansya ko, baka hindi na kayo nag-improve, baka na-boring na rin kayo minsan, masyadong simple yung ano. Hindi ko rin gusto para sa atin yun kasi I believe, may pangangailangan natin, may kailangan tayong marating. So, yung mga medyo advanced na, medyo mature na, hindi yan, naghahanap na po yan ng ibang level ng pangunawa. Amen? Pero syempre, dapat makakasabay yung iba. Kasi as a church, tulong-tulong tayo dito, sabay-sabay dapat, hanggat maaari. Okay? So iba-iba yung roles, pero still, isa yung purpose and yung goal. Ngayon, so gold. Go for the gold. Kaya ganyan yun eh. So, pero yung mga Olympic, yun lang ang ano nila eh, gold, pera. Tayo po again, ano yung pinaka-objective natin? Ha? Ha? Anong keyword? Ha? Ma-please ang Diyos, ha? Maraming bagay, una, soul winning. Kasi alam nyo na kung gano'ng critical yun, amen? At dyan nawawala sa maraming Baptist din. Nagpupuri sa Diyos, pag umatid ka, na-refresh ang aking soul. Ha? Ano yung sabihin nun? So in a way, okay yun, ha? In a way. Di ba? Pag tayo pagod na pagod sa problema, at sa, okay yun, pero naniwala ka, dito lang yun. Pang sarili mo lang yun, eh. Kaya tayo, eh, basta napakahirap ng mga, yun ang mga maganda dito, eh. Pag yung gusto mo ma-achieve yung mahirap, parang mahirap, na, again, pwede maging madali, ha? So, masasakop niya yung iba dyan. Ibig sabihin, kahit mahirap to, yung ibang bagay, parang
Katulad ng, ano, kunwari, ang goal mo, yan, maging soul winner, pero nakikita mo, basta pag ako, nagtalagang posigi yung soul winner, hindi ako yaman, hindi ako masyadong, ano, masasakop na yan, ibig sabihin, mga cover na yan. Okay? So, magod na ako. May gusto pa akong drive, eh. Ayan, go for, ayan, sa Olympics, di ba? Ayan. So, sa kanila, kasikatan, pera, yabang, ano ba ba? Yun na yun. Feel good. Yun na yun. Tayo hindi. May ultimate, ultimate goal tayo. Maligtas yung mga yan. Siyempre, ma-please ang Diyos. Masaya ang Diyos. Maniwala kayo. Yung lagi naisip nyo, iniisip nyo pag magliligtas ka. Parang ganun eh. Basta all winning ka. Importante ito, mautuwa ang Diyos. Saan ba nautuwa ang Diyos? Hindi mo siya mababoy. Napakatalino, napakapangyarihan siya. Kung meron mang bagay siya matutuwa, yung importante talaga, katulad yan. Soul winning, amen? So, yun. So, medyo nagpahinga tayo ng konti ngayon, pero the same goal din naman yan eh. Yung Sabado lang, di natin tinitigilan. Amen? Go for the gold! Amen. Tayo yung maging gold. Amen? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo po ay na-please. At kayo po makakalam din ang aming tinatahak na daan. Panginoon, kayo po yung maggabay din sa amin. Dahil kayo po makakalam din. Hindi entirely lahat, Panginoon, itindihan namin. Even me. Panginoon, alam ko lang yung basic. Alam ko din po yung mga bagay-bagay na pinaunawa niya sa akin. But may mga bagay, Panginoon, na pwedeng magkaroon ng kalabuan, Panginoon, sa ibang bagay, kung may na-encounter kaming problema or pagsubok dito, Lord, so dyan, sa buhay ng iba, sa amin din po, Panginoon, I pray, kayo po lagi yung magagabay sa amin, again, dito po yung aming vision, nakikita namin yung aming pinaka-end goal, kayo po yung maging kagaya ng isang ginto, Panginoon, na yes, napakahirap i-produce, pero posible, sa tiyaga, habang sinusubok niya kami, kayo naman yung kumikilos, kami pa-participate, Panginoon, gabay niyo ang bawat isa. At magpapatuloy kami, Panginoon, ang aming matay na kalaon sa inyo, Panginoon. Nakatungin kami sa inyo, sa inyong mga goals din po. So, na po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.